magpapatupad ng forced evacuation ng Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office o CCDRRMO sa Sitio Cantipla, Barangay Sudlundos ng Cebu City. Dalawang bahay nito ay tuluyang nasira sa landslide. Ang bahay nila Alain Bores ang isa sa tuluyang nasira ng landslide. Kwento ni Alain, naramdaman niya na mayroon ng crack at parang bibigay na ang lupang kinatitirikan ng bahay nila, kaya gabi pa lang noong Linggo ay lumikas na sila. Kinuha ang ilang mga gamit at pumunta sa kanilang kaanak, dala ang apat nilang anak. Niuwan pag Friday, grabe ka kusog. Nausban siya pag Saturday, dili na kay kusog mo to pa. Domingo na sa buntag, nanakoy nakita nga sayo nga nagbaglis gani. Mao na to, pag nag-anam-anam na siya og kadako, paggagabi ini bigay gud siya. Ikwinento naman ni Armel Rigardo, isa rin sa mga residenteng naapektuhan sa landslide ang ginawa nila nang mangyari ang insidente. Nay, naginay tumailan ba nga niliki ng yuta ba? O dilingon nga, kanarong adlaw mo ni niliki. Mga buwa na siguro, namin na bantayan nga, ni crack ng yuta ba? Ni crack ng ato. Nga, wala lang magbibaliwala kay gamay raman. Gamay ra ba? Kaya kana magdako. Hindi rin rami, pero wala kami sa sudod sa balay. Kaya sa oras ng gawas dahil mo ato? Kami, naglinya mi din yung kasada. Naglinya, nagkuhot mi yung kasada. O, nang gawas dahil mo? O, gawas mi tanan kay tuwag basig madaan ito ng mga balay dito ba? Nasa 10 bahay nga ang apektado ng landslide dito sa Sitio Cantipla, Sudlundos dito sa Cebu City. Hinihintay na rin anila ng mga residente ang magiging instruction ng local government unit kung tuluyang ililipat na sila at iiwanan ang kani-kanilang bahay na kasama sa landslide prone area. Sinimulan na rin ang paghahakot ng mga residenteng apektado ang kanilang mga gamit. Ililipat ang mga apektadong pamilya sa Tabunan Integrated School upang maging pansamantalang tirahan. Patuloy naman ang isinasagawang close monitoring ng CCDRRMO sa Barangay Sudlundos dahil maaaring bumigay ulit ang lupa sakaling magtuloy-tuloy ang pag-ulan. Sir, ang sitwasyon din, sir, delikado dyan guys na sir, labi na og muuwan pa niyo og Mayo. Mukandaksan niyo og force evacuation dyan ni sir, kaya delikado dyan guys din niya. May kuan sa among office sa disaster nanaan ay evacuation area sa Tabunan Integrated School. Tuloy-tuloy naman ang pagbibigay ng ayuda ng Department of Social Welfare Services o DSWS sa mga apektadong residente ng Barangay Sudlundos. Nagkaroon din ng landslide sa Langoyon, Manipis sa Talisay City na tinabunan ng buong kalsada noong Lunes, June 26. Ayon sa Talisay City Disaster Risk Reduction and Management Office, ay maaari nang madaanan ng area sa Manipis dahil sa mabilis na isinagawang clearing operations ng Department of Public Works and Highways o DPW. Ngunit sinabi ng Talisay City DRRMO na hindi pa rin safe sa mga motorista dahil mayroon pa rin nahuhulog na mga bato. Pinapayuhan na lamang ang mga motorista na sa Barangay Uling Naga, Cebu muna dumaan para sa mas safe na biyahe papuntang Cebu City at pabalik ng Toledo City, Cebu. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Cebu City, Edmond de Sola, humahataw!